Good morning ulit, Dr. Edwin Bien. And good morning also to you. At hindi lamang ang ating mga kamay kaluluhan ang nagkakasakit, lalong-lalo na ang mga bata dahil kahit pasukan, kahit na bumabaha na, ang mga bata ba naman, sabik na sabik pumasok. Mm-hmm. Ganyan din ako nung bata ako. Kahit hanggang liig ko na yung tubig, sabi ko, baka mabawasan grade ko. Kailangan pumasok ako. At dahil sa iyong excitement, ayan, nagbabad ka sa tubig, napasa ka ng ulan, kinabukasan, hindi ka tuloy makapasok kasi may lagnat ka na. Hindi lang yun, tinubuan na ako ng gali sa buong katawan. Kasi syempre, yung tubig baha, marumi yan. And very common, alam mo, nagkakaroon ng leptospirosis sa ngayon, ang mga kabataan na pumapasok sa eskwela at lumulusong sa tubig. Eh, saan ba naman ako lumulusong nung araw kundi sa Espanya? Eh, 70 taon na yata nakalipat, hindi pa nasusulba yung ano, yung baha sa Espanya. Mas lalo lumalala pa, pati sa loob ng UST, di ba? Bumabaha na. Eh, pero ano ba ang leptospirosis at bakit ito delikado? Ang leptospirosis ay isang infection mula sa isang bakterya na spirochete. At ang bakterya na to ay maaaring pumasok sa ating dugo sa pamamagitan ng pagsuot sa ating balat. Nanggagaling ito sa mga ihi ng daga, pero hindi lang daga, pati aso at pusa. Sila mismo nagkakahawaan din ito. Ang nangyayari sa mga hayop na ito ay maaari silang manilaw. Nangyari yan sa ilang aso na nakita ko. Sa tao, maaari ring manilaw. Ngunit mas delikado sa tao kasi maaaring masira kagad yung kanyang kidneys. Kapag nasira ang kidney ng tao dahil sa leptospirosis, pwede siyang mauwi sa dialysis. Ano ang dapat na gawin kapag kunyari lumusong ka sa baha? Kailangan ba na talagang balutin mo yung buong katawan mo? E paano kung wala kang pambalot? Unang-una, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang lumusong sa baha. It's not worth it eh. Ano ba naman may dadag ng grade na 1 points? Kung ikaw e present. Kung yung teacher mo nga absent. O hindi ba? Huwag na pong papasukin ng bata kung siya nagbabaha rin lang sa lugar. Pero kung talagang hindi na naiwasan, nakapaglunoy na siya sa baha, ang first na dapat na gawin? And dapat kailangan linisin kagad itong batang ito. Huwag na siyang patagalin pa. Liguan at sabunin ng antibacterial soap. At hindi lamang yun, dapat ang batang ito kapag panahon ng tag-ulan ay mayroong iniinom na suplemento na alam natin nababagay sa kanya dahil magbibigay resistensya sa kanya. Oo, katulad nitong iAMFit DASH na gawa sa chlorella. Bagay na bagay ito dahil alam mo ang chlorella ay isang suplemento na talagang nababagay sa mga bata dahil naglalaman ito ng mga nutrients na in fact hindi lang makakatulong sa immune system niya, it will also help grow. Yung para sa bata. Ibig sabihin, makakatulong dun sa kanyang paglaki. Paglaki, pagtangkad, pagsarap ng pagkain, pagsarap ng pagtulog, at na... Pagtalas ng memorya. Pagtalas ng memorya para hindi siya kakamot-kamot ng ulo. At marami pang iba. Eh, alam naman natin, ang mga bata ngayon, hindi po mahilig kumain ng gulay yan eh. Ang mga bata, ang baon niyan, puro hotdog. Nung bata ako, ang baon ko, mantikilya. Siyempre, wala namang masyadong mga sustansya. Sabi kasi, may pampatangkad yung mantikilya. Para hindi naman. So, hindi pala totoo yun, ha? Aywan ko, pero hindi naman ako lumaki. Napururot ka lang. Kulang na lang, ibigote ko yung mantikinya. Nakikita nila yung palaban ng mantik. Pinapay, puro mantikin. Nagmamantika na na yung buong nguso ko. Pero sa ang chlorella, napatunayan scientifically. Yun ang kagandaan doon. It is a science-based research that they made a claim na ang chlorella mula sa halamang dagat o halamang tubig ay naglalaman ng certain nutrients, growth factor that they call it, na kapag ibinigay natin sa bata, yung CGF o chlorella growth factor ay tutulong para sa kanyang masarap na pagkain, masarap na pagtulog, matalas na memorya, ganun na rin ang proteksyon ng kanyang katawan at pagtaas ng immune system at maaaring tumangkad pa. Alam mo, ang nakakatuwa nga, no, kahit na mga nasa 20s na, may pag-asa pa pala na tumangkad, pagkatas matulungan nga yung pagtalos ng memorya nila, lalo na yung mga college students na hirap sa kanilang pag-aaral kasi nga, palaging puyat. Di syempre, wala rin energy pagdating sa school at hindi nila ma-absorb yung kanilang pinag-aaralan. Eh yung anak ko, simula na pinainom ko niyang iAMFit DASH na may chlorella, napansin ko, mas naging masigla siya sa pag-aaral. At saka nga medyo tumatanggat kahit papano. Pero pwede. 20 na siya. Pwede. Oo. Kasi nga hanggang 23 or 25, ang talagang growth natin mula dun sa ating buto na epiphysis at diaphysis. Ito yung dulo ng ating mga long bones na maaari pa siyang
kapag sapat ang nutrients, ay humaba pa. Oh. Ang kailangan kasi doon ay, of course, calcium, magnesium, zinc, at yung CGF or chlorella growth factor na sinasabi, maaaring humaba pa ng kaunti kahit na half an inch or an inch. Na sayang din, kailangan din ng ating katawan yon. So, ilang iAMFit DASH or chlorella ang ating iinumin araw-araw, lalo na sa mga bata? Kapag below teenager pa lang ang isang tao, na ibibigay ko tatlong tableta every morning. Mm-hmm. Kapag lampas na siya ng teen, salimbawa mga 18, 19, 20s, pwede na ang limang tableta sa isang araw, every morning. Oo. Pagkakain ba yan o before kumain? Mas maganda sana mga 15 minutes after eating. O kaya kung talagang gusto po ninyo na ganahan sa pagkain, just before eating, pwede po ninyo bigyan. Pwede na. Hindi nakakasakit ito nang dyan. Ay, no. Mm-hmm. Ito ay gawa mula sa halaman. No? Mm-hmm. At itong halaman na ito ay very safe. Mm-hmm. In fact, yun ang kagandahan nga dahil ang Taiwan talaga kung saan ang gagaling itong chlorella has been in the research of this for more than 80 years, I believe, no? 80? 80. Oh, 80 years. Bakit ngayon lang dumating sa atin yung iAMFit DASH yan? Pero swerte tayo. Nagpapasalamat tayo kila Miss Tess D at sa pamilya po nga nila dahil dinala ito dito sa Pilipinas. Alam mo, ang chlorella sa Taiwan is an industry already and they're supplying the whole world. And in fact, napatunayan nila na yan ang ginagamit ng mga astronaut sa paglipad nila sa outer space. Oh, totoo. Napanood ko nga sa Discovery Channel kahapon lang. Oh, talaga? Oo. Nanood ka? Na isa yung chlorella sa kanilang kinakain o iniinom kasi nga pampalakas ng kanilang immune system. That is right. Dahil ang katawan natin, kahit astronaut ka man o hindi, ay hindi pwedeng ang iinumin mo lang ay mga ordinaryong bitamina. Mm-hmm. Kailangan mayroong karing suplemento na nanggagaling sa halaman. Mm-hmm. Yun ang lamang ng chlorella. Mm-hmm. Hindi siya ordinaryong halaman na galing sa tubig siya, na nagbibigay siya ng sustansya gaya ng iodine na hindi nakukuha sa mga regular na bitamina. Oo. So mga kaibigan, kung gusto nyo po na makabili nitong iAMFit DASH, ito po sa ngayon ay exclusive pa lamang na binibenta sa mga Izumi Wellness Centers. Mm-hmm. So, wala pa po yan sa butika, nasa Izumi Wellness Centers pa lang po itong iAMFit DASH. Mm-hmm. At kayo rin po ay pwedeng maging distributor nitong iAMFit DASH para doon sa inyong mga kapitbahay na hindi makapunta sa mga Izumi Wellness Centers, kayo na po ang magdi-distribute. Alam mo, ang maganda dyan kung bakit advantages na wala pa siya sa mga butikang malalaki to keep the prices down. Mm-hmm. Kasi alam naman natin na kapag nasa butika na siya, nadadagdagan siya ng 50% halos. Oh, oh, oh. So sayang din yung matitipid nila. Mm-hmm. Eh, total, ang kagandahan naman doon kung tatawag sila sa Izumi, lalong-lalo na dyan sa may balik-balik sampalo, may libre pa sila. Na bukod sa iinumin nilang bitamina, may libre silang therapy doon sa kanilang machine kung saan itong upuan na ito ay may dumada ang kuryente na napakaganda doon sa mga may dinaramdam naman na kirot-kirot o pamamanhid ng kanilang katawan. Libre yon, basta kailangan lang nila mag-text sila. Oo. At